Waki! Yes? Di ba Chinese si Beho? Bakit? Kasi ang kwento natin ngayon ay tungkol sa pagmamahalang na udlot dahil tutol ang Chinese family ng lalaki sa Filipina girlfriend niya. Relate ka ba? To be honest, hindi. Siyempre, may buhok yung babae doon. Pwede magpalit ng kasama. Pwede ikaw na lang ulit dito, Alex. Kasi di ba... Hindi kasi, nga na-relate ka doon. Kasi nung si Beho mismo yung nagpakilala sa akin sa family niya. Ako pa ngayon nahihiya eh. Sobrang proud ako. Sobrang ang sarap ng pakiramdam na ipangalandakan ko na proud na proud ako kay sa family ni Beho. Kasi tanggap na tanggap nila ako. Ultimo yung mama niya, yung papa niya, yung guwama nila, tanggap. Pati mga pinsan nila, tanggap ako. Swerte ka. Swerte. Bakit naman sa akin? Bakit ikaw? Oo, di ba dapat ikaw din may jowa ka din yung Chinese? Ay, hindi. Boses Chinese lang. Pero alam mo, marami rin nakaka-relate sa story natin ngayon. Kaya sobrang naman. Sobrang dami. Diba? Pakinggan natin ang love story na kung saan ang third party ay ang family. Dito yan sa Hope, ang dating game kung saan muli natin pinagtatagpo ang mga nagmahalang nagkalayo. Alamin natin bakit nga tinutulan ng family ni Josh, si Kenna, LOL VTR. Nakilala ko po si Kenna sa TikTok po, while I'm browsing po sa TikTok. Napapansin ko kasi na lagi niyang nilalike yung mga TikTok videos ko. And dun na yung time na parang naglakas loob siya na i-message ako para makapag-collab kami. Then luckily naman po, pumayag po siya. Di nag-meet up po kami way back 2019 po yun. May mga taong pinagtagpo. Dumating na yung time na tinanong niya ako kung pwede ba daw siya manligaw. Nagpapahiwatig po siya na gusto niya po ako, pero hindi niya pa po sinasabi na yun nga po, pwede pa po magpaligaw. Hindi naman ako nag-hesitate na umoo kasi parang sa tingin ko, iba si Josh sa lahat na lalaki na nakilala ko. So, hindi ako nagdalawang isip. Feeling ko talaga na worth it para mag-take ng risk for Josh. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Pinakilala ko yung si Kenna nga sa mom ko din. Medyo nagkakaroon siya ng doubts, like, sure kasi siya na papagalitan ako ng grandparents ko if malalaman na ganun yung girlfriend ko na nakilala ko from TikTok, tas walang half or blood na line sa Chinese. Then, kasi Chinese po kasi yung grandparents ko eh, sila po talaga yung pure Chinese eh. Akala ko, ang expected ko, kahit papano ipagtatanggol ako ni Josh sa harap ng pamilya niya, pero wala siyang ginawa. Natahimik lang siya na parang, sino ba ako para ipagtanggol at ipaglaban? Ngayong bagong taon, dapat na nga bang mag-move on? Yan at maraming tanong ang naghihintay ng sagot. Is there a second chance in love? Hindi. Oo, pwede. Ewan. Thank you, MM.
Angie, para sa napakagandang awitin. Ayan. Samahan niyo naman kami dito, Kenna and Josh. Kenna and Josh sa Hope. Si Kenna talaga, no? Walang reaction talaga, no? Nung umakit yung wall. Parang matigas pa rin yung puso niya. Oo, siguro mas maganda kung magkamustahan mo na kayong dalawa. Eh, pero bago niyo sagutin, gano'n na kayo katagal hindi nagkikita? Josh? Ilang months na din po. Matagal. Mga ilan? Mga almost 8 months na din po. 8 months na rin. Pa-isang taon na din. Oh, I'm sure na-miss nila ang isa't isa kahit paano. Magkamustahan kayo nila. Josh, mauna. Kamusta ka? Okay lang. Simula kanina, pero ngayon di ko lang alam ah. Bakit? Anong na-feel mo ngayon? Bakit parang di ka na okay? Nung nakita ko po kasi si Josh, parang nag-flashback lahat. Since matagal na po kami hindi nakikita kasi. Nag-flashback lahat ng mga sakit, ganun ba? Nako. So para, wag na muna natin isipin yung mga sakit yan. Ikwento nyo naman muna sa amin yung mga masasayang araw ninyo. Paano kayo nagkakilala? Yan! Doon natin simulan. Ako po yung unang nag-message sa kanya sa TikTok po. Kasi while browsing po sa TikTok, lagi pong dumadaan yung mga TikTok dance niya po sa FYP ko. Then yun po, lagi ko po nilalike yung mga videos niya po. Tapos one day po, minessage ko po siya if we can dance, ano, we can do some collab nga po. Tapos? Tapos pumayag po siya. Agad-agad? Sinin ka niya? Nasin ka niya agad tapos nag-reply pa? Ibig sabihin ba nun, type mo rin si Josh Kenna? Oo, bet mo na siya nun kasi hindi ka magre-reply kung hindi mo siya bet. Ay, hindi mo siya ano, ay pwede to. Ganun ba yung naisip mo? Kasi ang ganda mo, I'm sure marami pang ibang nagme-message sa'yo. Tama. Thank you po. Tama. Totoo po. But si Josh ang mas pinili mo na mag-collab kayo dalawa sa TikTok? Bukod po kasi sa maayos po yung approach talaga sa akin ni Josh, parang na-excite din po ako nun kasi parang may naglakas loob bukod sa friends ko na makipag-collab sa akin. Ganun. Na-excite po ako kasi mahilig po ako gumawa ng mga TikTok videos. So, hindi po ako nag-hesitate na parang, ayun, makipag-collab kay Josh. Since nakikita ko rin naman na sa mga content niya rin na talented din naman talaga siya. Yung sayo-sayo nyo, wala bang mali siya yun? O nagligawan na ba kayo agad? O nagko-collab lang kayo? Bali po, since lagi na po kami magkasama, collab-collab, kusan-saan lugar, syempre hindi naman na po may iwasan na parang magkaka-developan. And dumating po sa point na parang inas po ko ni Josh kung pwede daw po siya manligaw sa akin. Ayun na! O tapos, paano ba manligaw si Josh sa'yo? At napasagot ka ng, oo, I love you. Well, si Josh po kasi talaga yung tipong tao na green flag. Talagang binibigyan niya ako ng assurance kahit nung hindi pa po siya nanliligaw. So I really feel safe when he's around. And yung mga bare minimums, acts of service na hinahanap ko sa isang lalaki, kay Josh ko po talaga nakita. So parang siya yung ideal guy mo? Oh. Exactly. Ikaw musta naman si Kenna bilang isang girlfriend? Ganun din po, like, lagi parang siya po yung naging takbuhan ko eh, in my darkest times po. Like, siya yung best friend ko na, luckily, girlfriend ko pa. Siya yung, kumbaga, yung naging takbuhan ko sa lahat ng problema ko po that time. So parang sabi ni Josh, ang lucky niya dahil girlfriend niya si Kenna. Pero si Kenna, swerte din yung pakiramdam niya dahil si Josh ang boyfriend niya. So parang ang perfect-perfect talaga ng relasyon niyo. Ang ganda na ng takbo ng kanilang relasyon. Ang tanong, bakit nagkalabuan? Yun nga po, like, si Kenna po kasi kinu-question niya po kung kailan ko po siya ipapakilala sa family ko. Then, medyo hesitant pa po ako na ipakilala siya kasi gusto po, may iba pong gusto yung family ko para sa akin po. Yun nga po na yung Chinese. Na Chinese din. Kasi pure Chinese ka ba, Josh? One-fourth na lang po. One-fourth na lang. Tapos? Yung lolo ko po yung pure din. Yun po, may gusto po silang girl para sa akin. Eh, ako po, matagal na po kami ni Kenna nun. Gaano na kayo katagal ni Kenna nun? 1 year and 5 months po kami nun nung pinakilala ko po siya. Oh, matagal na rin pala. Kaya siguro nag-a-ask na rin si Kenna na ipakilala mo siya sa family niya. Oh, tapos nung napakilala na, saan nangyari ito? Nangyari sa bahay? Ba? Sa bahay? Sa bahay po na. Sa bahay. Tapos? Ikwento mo sa amin, Kenna, kung paano kanya pinakilala. Binigyan po ako ng assurance ni Josh before pa man po kami pumunta sa family gathering nila na huwag po ako mag-alala kasi parang gagawa po siya ng paraan kahit ano man po mangyari, kung questionin man po kami,
kung maging tutol man po kami, andyan lang daw so po siya. So in short, sinabi niya, kasama mo siya, pagtatanggol ka niya kahit ano mangyari, dito lang siya. Tapos? But unfortunately, nung nandun na po kami sa family gathering nila, is parang nag-ibang Josh po yung kasama ko. Paano naging ibang Josh? Siguro naramdaman niya na rin na yung buong family nila, bukod po sa lolo niya, is tutol sa amin. Parang naramdaman niya na po siguro na wala siyang laban. Inintindi ko po nung una, pero nung parang magtagal po, parang na out of place na po talaga ako pagkasama ko yung family niya. Nangyari ba na nagka-questionan kayo dun sa family niya? Kinwestiyon ka ba ng family niya? Actually po, ito po yung time na hindi alam ni Josh na narinig ko yung conversation nila na bakit daw po sa dinami-dami ng babae na pwedeng maging girlfriend ni Josh, bakit ako pa yung pure Filipina? Ay. Dahil pure Filipina ka. Gusto ko marinig yung side ni Josh eh. Eh, kwento mo sa amin, hindi mo, bago mo ba siya ipakilala sa family mo? Nagsabi ka ba sa family mo na meron akong girlfriend na Filipina? Sinabi ko lang po siya una sa mom ko po. Tapos? Pero naramdaman ko na agad po sa mom ko na hindi niya po gusto. Like, nagda-doubt din po siya na what if malaman po nung grandparents ko po. Eh, syempre po, yun nga po, sila po yung nagpapaaral sa akin. Sila po yung sumasagot ng lahat sa kailangan ko. Eh, parang mahirap po na i-pursue kasi wala naman po ako ngayon kung di dahil sa kanila. Ang sakit nun. So paano, nung pagkatapos nun, nung dinner ba yon or gathering? Dinner po. Ano nangyari? Umalis ka ba or? Doon na po yung time na napag-isipan ko umuwi na. So I texted Josh po na pwede po bang magpahatid sa kanya. Then hindi niya po ako ni-replyan. Actually, nakikita ko po siya noon habang binabasa niya yung text ko. In-ignore niya lang po ako. So, I decided na umuwi na lang po mag-isa kasi alam ko naman po na hindi siya papayagan na ihatid ako. Bakit naman so, ganun, Josh? Josh, hindi mo siya hinabol kasi girlfriend mo siya. Oo. Kasi nakikita mo kung ano yung pain na nararamdaman yun. Na mag-isa lang siya doon, wala siyang kakampi. Wala siyang kausap. Nung time po na yun, nung nag-text po siya sa akin, nasa harap po ako ng lolo, magkausap po kami nun. Mm-hmm. Eh, hindi ko naman po para bastusin yung lolo ko na iwan po para ihatid po siya that night. Pero nag-reply ka ba sa kanya? Hindi po. Hindi rin pwede mag-reply? Hindi po ako nakapag-reply kasi ang dami ko po iniisip nun eh. Kasi yun po yung after pandemic na kailangan ko pong i-boost yung grades ko po, na kailangan patunayan na gawa ng sagot nila, kailangan suklian ko yung mga paghihirap nila sa akin. Pero sana hindi mo na lang siya sinama doon kung pababayaan mo lang din naman siya. Eh, para po sa akin kasi yun yung perfect timing namin, pero hindi pala. Kumbaga, gusto niya makilala eh. Di ba yun ang gusto ni Kena, ipakilala. Pero yun nga lang, parang wrong timing. Kaya nga. Pero oo, pinabayaan pa rin talaga yung feeling. Para tayong sabak tayo sa gera, tapos iniwanan mo siya mag-isa sa gera. Marami sakit pa kayong gustong sabihin sa isa't isa, kaya basahin niyo na ang mga sulat na hinanda niyo. Mauna ka, Kena. Dear Josh, it's been half of a year since our last communication. So, how's it going? I'm still hoping that you're doing great and there are no gaps between you and your family, of course. Pero alam mo, Josh, ang dami pa rin naiwan tanong sa akin na gusto kong masagot mo ngayon. Bakit nga ba hindi mo ako kayang ipaglaban? Hindi ba talaga ako kawalan? Parang malaki kasing kasalanan na maging mali ang lahi ko. Parang nakakapanliit lang na hindi kita deserve kasi hindi ako Chinese. Na para bang kulang ang pagkatao ko dahil Pinoy lang ako? Pero ano nga ba laban ko? Family matters, kaya pinilit ko na lang intindihin. Actually, ang hinanap ko lang naman sana ay yung effort mo to prove to your whole family na worth it naman ako kahit papano. Na worth it naman ipaglaban ang relationship natin. Samantalang ikaw, minahal, tinanggap, at inasikaso ka ng pamilya ko na para bang isang tunay na anak. Anong pakiramdam ng ganun, Josh? Ganun pa man,
Siguro may reason ka bakit mo nagawa sa akin yon. At gusto kitang intindihin kasi kahit papano, I do really miss you. I miss us. Josh, ang daming katanungan sa letter sa'yo ni Kenna. Anong reaction mo? Masakit po. Kasi parang sinampal po ako sa kaduwagan ko po eh. Regret ba yun? Hindi po. Josh, ikaw na magbasa ng letter mo para sa kanya. Dear Kenna, all I want to say is sorry. Sorry if humantong tayo sa hiwalayan. Pasensya ka na kung di kita napaglaban sa pamilya ko. Wala eh. Di ko din alam yung gagawin ko nung time na yun. Pero iyaan mong ilahad ko sa'yo lahat ng gusto kong sabihin sa pamamagitan ng letter na to. Sobrang thankful ako kasi ikaw yung babaeng pinagdadasal ko kay Lord. And di ba nga, ikaw yung unang hinarap ko sa altar sa katedral. Kasi alam mo kung gaano ka-secret sa akin yung lugar na yun. Walang araw na hindi ako naging masaya nung panahon na kasama pa kita. Ang sarap lang balikan nung time na tumatakas pa tayo sa family ko para magtagaytay. And yun yung time na, for me, perfect date for us. Sumusaway tayo, pero ang saya lang. Sana may balik pa. Hindi ko talaga akalain na darating yung araw na hahantong din pala tayo sa ganito. Hahantong pa tayo sa hiwalayan na doon pa mismo nung araw na pinakilala kita sa pamilya ko. What if hindi na lang kita pinakilala? What if tinago na lang muna natin lahat? What if hindi na lang tayo sumugal? Siguro up until now, masaya pa rin tayo. Siguro ikaw pa rin yung kasama kong gumawa ng TikTok. Pero sana maintindihan mo na pamilya yung makakaaway natin if we try. Na ilaban pa yung relasyon natin. Alam mo namang lolo ko yung nagpapaaral sa akin. Future ko yung nakataya. And oo, gusto ko na ikaw yung future ko. Pero kung wala pa rin ako magandang trabaho, wala rin tayo. Paano tayo mabubuhay? Then sana maintindihan mo na mahirap sa akin mamili between you and my family. Walang mali sa'yo. Mali ako dahil sumugal ako na hindi ko na ipaintindi ng malawak sa pamilya ko. Na ikaw yung mahal ko and ikaw yung pinili ko in almost years. Na hindi ko na ilahad sa lolo ko na ikaw yung tama for me. Pero naduwag ako. Mahirap, pero sana ikaw yung lumagar para sa akin para maramdaman mo. Kaya na, anong reaction mo? At some point po, dun sa part na nag-reminis siya sa mga moments namin, dun ko naalala yung mga araw na masasaya pa kami. And of course, kahit papaano ngayon, mas narinig ko na yung side ni Josh. Naiintindihan ko, pero hindi ko alam. I'm actually having some mixed emotions right now. Hindi ko alam kung masaya ba ako or napatawad ko na ba talaga siya. Ngayon naman ay itanong nyo na sa isa't isa ang mga katanungang pwede nyo lang sagutin ng hindi, oo, pwede, ewan. Ito ang 7 Questions of Hope. To run from your side, but each place I hide, it only reminds me of you. When I turn on all the lights, even the night, it only reminds me of you. Okay na, okay ka lang? Yes po. Ikaw mo unang magtatanong. Kailangan pa bang magkaroon ka ng ibang girlfriend para mapatunayang ako pa rin ang mahal mo? Hindi. In a relationship ka ba ngayon? Hindi.
Expected mo na ba na ganun ang magiging trato sa akin ng pamilya mo? Oo. Pinatawad mo na ba ako sa mga nangyari? Ewan ko. Ni isang beses ba sinubukan mong patunayan sa pamilya mo na mahal natin ang isa't isa? Oo. Maniniwala ka ba na mahal pa rin kita after all what happened? Oo. Bakit bigla ka nagbago nung dumating tayo sa family gathering nyo? Hindi ko alam. Hindi. Ay, ewan. Kaya mo bang tanggapin ang reasons ko dahil gusto ko lang naman na walang maging gusot sa pamilya ko? Pwede. Intensyon mo ba talaga na iwan ako sa ere ng ganun-ganun na lang? Ewan. Kung ipaglalaban ba kita ngayon sa grandparents ko, babalik ka pa. Ewan. Sa loob ng isang taon at limang buwan, totoo ba yung pinaramdam mo sa akin? Totoong Josh ba yung nakaharap at nakasama ko noon o nagpapanggap ka lang? Oo. Mahal mo pa ba ako? Ewan. Ako ba talaga yung klase ng tao na hindi worth it ipaglaban, Josh? Hindi. Kung iiwan ko ba yung family ko para sa'yo, sasamahan mo ba ako? Pwede. Ayan. Waki, meron lang akong gustong i-clarify. Speechless, oh yes, ano? Kanina doon sa question number one ni Kenna, nasabi niya na nagka-girlfriend si Josh after ng relationship niyo. Nagka-girlfriend ka. Gaano kayo nagtagal? Gaano kayo katagal na nag-lasting relationship? 5 months lang po. Chinese? Chinese? Opo. Yun ba yung gustong... Yung pinakalala po ng lolo ko po. Ah, yun yung gusto nila para sa'yo. So bakit kayo naghiwalay? Kasi nung time po na yun, like, pag nagbabanding po kami sa bahay, like, kumakain, laging tumatakbo sa utak ko na sana si Kenna na lang yun. Ay! Na sana siya yung tanggap ng family ko na sana siya yung babaeng kasama ko nung mga araw na yun. So hiniwalayan mo yung ano girlfriend mo? Dahil nasa isip mo si Kenna? Si Kenna. Ay nako. Dahil dyan, ngayon naman ay oras na para sa pinaka-importanting tanong. Gusto nyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi, oo, pwede, ewan. Alam mo, Labuching, baka gusto pa nilang mag-isip, kaya naman bibigyan natin sila ng time. Bago natin ipagpatuloy ang tanong natin kay Kenna at Josh, pakinggan muna natin ang comment ng Tropang Hopia. Marami itong sasabihin, mga oo, Tropang nga. Hopia. Ako, una ako. Josh, ilang taon ka na? 22 po. 22. Kasi ako, galing din ako sa Chinese na pamilya. Ganyan din ang nangyari sa akin nung siguro mga edad ko, mga 25 years old lang ako. Na ang gusto ng pamilya ko, ang maging girlfriend ko ay Chinese din. Pero ako bilang lalaki, kailangan meron kang paninindigan sa sarili mo eh. Kailangan timbangin mo rin kung talagang mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo yan kahit ano ang maging kapalit. Ako that time, mas pinili ko na kung sino yung mahal ko. So talagang sinuway ko yung magulang ko na ito po ang mahal ko, hindi mo pwedeng ipilit sa akin ang hindi ko mamahalin, ang hindi ko mahal, ang hindi ko gusto. So dapat sa edad mong yan, dahil lalaki ka, magkaroon ka ng sariling paninindigan. Di ba? Pero nagigis ko din kasi yung point ni Josh. Kasi si Josh, di ba, yung lolo niya yung nagpapaaral sa kanya. Pero alam mo, Josh, sa kabila ng lahat, yung kwento mo naman, na siya naman yung hindi gusto ng babae, ng pamilya. Baliktad! Hindi, ibig sabihin! Ibig sabihin! Yung Chinese ang may ayaw sa kanya. Hindi, ang ibig kong sabihin. Chinese na yung ayaw pa. Nakahanap siya ng Chinese, ayaw naman sa kanya. Gusto nila Chinese na matino. Hindi, ang ibig kong sabihin dito, Josh. Hindi, ang nagpapatawa. Hindi naman ako comedian by this time. Hindi, ang ibig kong sabihin, yung both sides, yung dalawa, naranasan niya. Pero eto pa rin siya, nagdidesisyon ng tunay. And ako na magsasalita. Ay, paliwalain natin yung istorya mo.
Mababaliwalain. At saka, sige. Maganda istorya mo. Thank you. Ito yung sa akin, Diyos. Alam mo, hindi ko alam kung maayos pa yung relationship nyo ngayon. Pero sana, Diyos, sa mga susunod mong karelasyon o yung karelasyon mo ngayon, kung sakaling mabuo uli, maging tunay na lalaki ka. Ang lalaki na walang paninindigan, walang backbone, hindi kayang magdala ng pamilya. Ngayon, kung ako sa'yo, patunayan mo sa pamilya mo na kaya mong mabuhay kahit wala yung lolo't magulang mo, na kaya mong magdesisyon para sa sarili mo, lahat ng babaeng magiging karelasyon mo ay napakaswerte. Walang lalaki na hindi kayang tumayo sa sarili niyang paa na pwedeng magdala ng matinong pamilya. Pag-isipan mo yan, Diyos, kasi magandang lalaki ka, may height ka. Ituwit mo yung sarili mo. Kasi si ano, alam mo, nakausap ko siya dun sa supe. Tinanong ko na kagad. Lahat ng sumasalang kasi sa Hope, meron akong free... Consultation. Free? Yeah. Free or pre? Free. Libre. Libre, okay. Anong gusto mo? Pre-interview dapat ang sinabi mo. Yun, dun na ako papunta eh. Pichinunod ko na si Billy. Wala kang pakialam. Back to you, Josh. Totoo yung sinabi ko. Unang-unang alagaan mo at itama mo yung sarili mo. Para na sa ganun, sa pagdating ng panahon, hindi man maging kayo, maging magaling kang ama at padre de pamilya. Tama. Maniwala ka sa tatay mo, Josh. Kasi, di ba, sa pagtanda mo, ang makakasama mo, yung asawa mo eh. Di ba, hindi naman yung pamilya mo. Magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. Hi. Ako, ang hirap kasi na baliin yung isang kultura din ng, di ba, for ito, such a long period of time na kailangan respetuhin din kahit pa paano. Gets ko din si Josh. So, nagigets ko rin naman si Josh at nagigets ko yung side din ni Kuya Yani na maging lalaki ka, na maging matatag ka, kailangan sabihin mo at sundan mo yung puso mo, ipaglaban mo, pagmamahal mo, etc. Pero naiintindihan kita, Josh, yung respeto na binibigay mo sa iyong kultura at sa family mo. Pero you have to let your heart and your mind decide for yourself. Kasi hindi isang lahi ang magbibigay sa'yo na kung sino ka o anong pagkatao ka. Dahil lalaki at lalaki ka ng ikaw, Josh, walang iba pa. So yung kultura mo, ikaw yun. It's your culture, it's your heart, it's your mind. So kailangan